I do this video for an update. Ayan. So update, thank you for tuning in. Guys, in-encourage ko po kayo. Yung mga hindi pa po nakapag-tune in, hindi pa po nakapag-join sa group natin na Rifle Hobbies Philippines, I invite you to join in our new group, Rifle Hobbies Philippines Level Up. Doon po yun sa Facebook. Ayan. So ano ba yung natin ngayon? Topic natin ngayon? Ang tawag doon? This coming Saturday, punta kami doon sa bundok uli and gagawa tayo ng mga videos doon. Ipapakita natin kung ano yung let's talk about argon, let's talk about about mga things na we prepare for hunting. Ayan, so isa guys na questions na gusto ko itanong sa sarili ko is mga tanong din niyo if mostly paano ba makakaroon ng airgun? Ano yung mga things na dapat i-prepare if I'm going to engage sa airgun world? Una is budget. Kailangan nating magkaroon ng budget pagpapasok tayo sa airgun kasi kailangan ng if we are looking for the CO2, so nagkakalaga siya ng brand new ng 7,000, 8,000. Okay? Pag may shipping fee na sa 500 or 7,500, brand new. Hindi kasama yung scope, hindi kasama yung silencer. Right? Hindi kasama yung CO2 na tangke. Okay? So magbabudget po tayo ng brand new na sa at least 9,000 pesos. Pag second hand naman, kasama na lahat, at least nasa 6,000. Okay? So depende na yun sa inyo. Pag sa akin, pag gusto ko yung brand new, kasi pag brand new, kompleto na lang. Ando na yung... iba kasi pag brand new yung ginawa ka natin compared sa second hand. Okay, to those nakaka-relate, please do so. Pag may second hand naman, nabibigay, ibibenta na kaibigan nyo, alam nyo na it's good condition, maganda yung airgun, do it. Go for it. But for sa akin, pag hindi natin kilala masyado yung tao, it's better that bibili tayo ng brand new. Pangalawa, if you have budget, pangalawa, kailangan mo ng time. Sa airgun po, kailangan ng time. Kasi pag bago ka lang sa airgun, nakaka-addict yun. Alright? So, time para na magbigay ka ng time. Kasi baka mapustate ka, buong araw mo trabaho ka lang, papasok ka ng 6 o'clock in the morning, uwi ka ng 8 o'clock in the evening. So, wala kang hunting. Pag Saturday naman, busy ka. So, kailangan mo mag-indicate ng time kung kailangan ka mag-hunting. So, gusto mo yung nalangan na to, na hunting activities or plinking, dapat may time ka. Pangatlo, hindi na po siya kailangan kunan ng lisensya. Yung airgun po ay hindi kailangan ng lisensya. Ito ay kailangan ng registration sa PNP. Pero sa amin, pag bibili kami ng airgun, hindi naman po pinaregister. Parang depende na yun sa inyo. May mga owners po na nagbebenta ng airgun or nakaregister na, or mga sellers na kasama na po yung registration, pero mas mahal po siya. Yung 7,000 yung benta ng airgun, yung stock lang, nakakalaga po siya ng at least 1,000 o 2,000 pesos sa registration. So magbibigay ko ng 9,000, hindi pa kasama yung scope dun. Kung gusto nyo lahat-lahat na, mayroon ng silencer, mayroon ng tank, mayroon ng iba pa ang accessories, at least nasa 13,000. CO2 pa lang yun. Yun guys, yun lang. Budget, time, and wala pong registration. And meet up pag nagkakaroon kayo ng airgun. Pagod sa kamay. Okay. So, pag bili kayo ng airgun, ito yung gagawin ninyo. Una, pag bili kayo ng online, pag talagang seller siya na talagang legit na seller, okay lang yun. Pag hindi naman, dapat nag-meet up kayo para na matest nyo yung airgun. Yung accuracy, consistency, at yung talagang makita nyo yung airgun in person. In reality. Or makita nyo yung airgun, talagang makita nyo sa mata nyo. Okay, makita niyo yung kalumaan niya, yung status ng airgun, may tabingi ba, sumatest niyo. Kasi iba yung paningin ng seller na para sa kanya okay lang, ng owner na second hand, pagdating sa iyo pala metikuloso ka. So, ibabalik mo naman yung unit, magkakaroon kayo ng hindi pagkakunuhan. So, napakalaga, if mabuti na matest niyo yung airgun, makita niyo yung airgun bago niyo kunin. Para yun sa mga second hand. Kasi pag brand new, hindi naman masyadong mga issue. Kasi iba yung sa picture, iba din yung sa realidad, if mawakan ating airgun. So yun guys, naman muna. Thank you guys for watching, and this is Dave Lopez from Rifle Hobbies Philippines. I invite you to to subscribe in our channel, Rifle Hobbies Philippines. Sana may natutunan kayo ngayon ng araw na to. So nandaan nyo yung mga kailangan natin i-prepare, budget,
Pag brand new, nasa kumpleto lahat, 13,000. Second hand, pag kumpleto lahat, nasa 8,000. Andahan nyo guys, ha? Sa aking opinion nito, depende sa iba. Hindi ako nagbebenta pala ng airgun. I'm just promoting airgun. Hindi ngayon, hindi pa ngayon. Thank you for the trust na sabi nila, sir, magbenta ka ng airgun. Hindi pa po ngayon kasi kailangan ko maghanap muna ng supplier, maker, ganon. Tapos yung papadala ko, anong shipment company yun. Yun guys, so balik natin, lumalayo tayo. Budget, tapos yung time na kailangan mong spend. Yung pangatlo, wala pa siyang license, kundi registration lang. Ang pangapat, careful lang. No? Be careful on in this activity. Kasi ayaw natin masaktan yung mga neighbor natin, yung mga friend natin. Yun. Hindi ito laruan guys. It is not a laruan. This is the laruan for big men. Hindi ito laruan na pag nakadisgrasya ka, okay lang. And guys, thank you for watching. And as again, subscribe on our channel, RI Full Hobbies Philippines. And then join sa Facebook, yung RI Full Hobbies Philippines Level Up. Guys, see you soon and have a great day.